Taong 2022 nang ma-impound ang SUV ng isang driver dahil driving with a temporary plate number at driving without a license pa. Pero hindi niya agad nabawi ang SUV dahil nagpunta muna siya sa Dubai. Pagbalik niya ng Pinas, nakasabay niya sa kalsada ang isang SUV, nakamukha ng sasakyan niya, pati conduction sticker pa. Ano to? Ang kanyang SUV? May bago na palang may-ari. Nitong October 7, dumulog sa Recibo si Mark para ilapit ang kanyang reklamo. Sir, very briefly, pakikwento, ano ba nangyari doon sa sasakyan mo? Nung last year, 2022, from the province, niluwas namin yung sasakyan habang binabaybay namin yung C5. Paglampas namin ng Eastwood, may HPG pala doon. Nung time na yun, wala pang mga original plates eh. Ang gamit namin, temporary plates. Mm-hmm. Chinek na HPG, yung rehistro pala ng sasakyan, hindi na renew. Nahuli. Ang sabi ng HPG, pwedeng makuha. Dadalhin lang kapag nakuha na namin yung original plate. Nang mapasa kamay daw ni Mark ang plaka at karampatang mga dokumento na hinihingi ng PNP, Highway Patrol Group ay HPG, para mabawi niya ang kanyang sasakyan, dito na raw nagsimula ang problema. Nung pagbalik namin ng HPG sa Krame, sabi, possible makuha pero wala daw service from Krame to Laguna. So sabi, balik next week. Nung after nung week na yon, nag-flight na ako pa abroad. So then ito, ngayong taon, nung June, bumalik na ako ng Pinas. Tapos nung time ng pagdating ko ng Pinas, tumawag na ako sa HPG para i-verify yung sasakyan. Then sabi nila, nasa Laguna lang yan, sa impounding area. Ilang araw matapos makausap ang HPG sa telepono, laking gulat ni Mark nang makasabay sa Quezon City ang isang SUV na kamukhang kamukha raw ng naka-impound niyang sasakyan. Malakas talaga pakiramdam ko eh. Gabi ng June 25, midnight, nakasabay namin yung sasakyan. Sabi ko, malayo pa lang. Sabi ko, kilala ko yung mugs na yun. Ganun na ganun yung mugs ng sasakyan ko. Di sinundan ko kasi parang familiar. Then, nung pinauna ko, sabi ko, ito yung sasakyan kung di ako nagkakamali. Pero alam ko, nasa impounding to. Pero, nung nakita ko, ang plaka iba. Sabi ko, baka hindi to. Then, nung nakita ko yung sticker, conduction sticker, 1820, sabi ko, itong-ito yun, hindi ako nagkakamali. At nantik na ni Mark sa text hotline ng Land Transportation Office o LTO ang plaka. Surprise! Nakarehistro ang plakang ito sa isang sasakyan na golden brown ang kulay. What is happening? Sa isang area naman ng Camarines sa Caloocan pa rin, nakuna na CCTV video ang kanyang sasakyan na dumampo sa isang kalsada. Yun yung babae, hindi lang masyado manotis since gabi, opo, midnight. Anong naging palatandaan yung inyo yan? Okay, yung headlight, makikita sa CCTV naka-angel eyes. Dito, makikita talaga yung mugs. Okay, yan mismo yung mugs ng sasakyan. Then sa taas may carrier. Okay. Ito yung carrier. Sigurado raw si Mark na ito na nga ang kanyang sasakyan. Bago pa makapag-road trip ang sasakyan, kumilos na ang resibo. Abangan mamaya! Pagdating sa impounding area ng HPG, kumpirmado, inilabas nga ang sasakyan ni Mark. Ngayon, paano na ilabas? So, ito po yung one unit Adventure Silver inul out noong February 23, 2023. Naku po! Asan ang SUV, mga sir? Mabawi pa kaya ito ng may-ari? Naka-impound sa impounding area ng PNP HPG sa Laguna ang SUV ni Mark. Pero, laking gulat niya nang makasabay niya ang sasakyan sa Quezon City. Ang catch, ang SUV, iba na ang plaka. Pero nantignan ni Mark ang conduction sticker, kumpirmadong ito na nga ang kanyang sasakyan. Ano po plano niyo ngayon? Plano naming mapatigil na laging ginagawa nilang yan. Ano po ang naging pasyon ninyo para itago ninyo yung inyong pagkakakilanlan, sir? Natatakot din kami kasi nabalitaan namin sa isa sa aming nalapitan before na marami nang gantong reklamo. Pero hindi na nila tinutuloy kasi natatakot din sila, lalo't pulis at HPG pa. Kung yung mga taong to gusto magkasasakyan, magkakotse, magkamotor, pwede naman nilang makuha pag sumikapan. Hindi yung kailangan manlamang ng tao. Wala nang inaksayang oras ang resibo. Agad kami nakipag-ugnayan sa PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o PNP IMEG. Ilang araw makaraang dumulog ni Mark sa ating studio sa Resibo, sinamahan po natin siya dito sa Camp Tagong Diwas, Taguig. Partikular,
sa tanggapan ng NCR Field Unit ng TNT Integrity Monitoring Enforcement Group para personal na idulog ang kanyang hiniing. Tumawag ako sa HPG, binerify ko, sabi nila nasa lateral daw sa impounding area daw ni Leon. Noong week na dapat kukunin namin, pambihirang pagkakataon, pabihin ako ng kamarin, nakasabay namin yung kotse. Malayo pa lang, sabi ko, yung mags nung SUV, kapareho-kapareho nung kotse ko. Pagkatapos ng documentation, anong inaasahan na complainant? Makipag-coordinate po kami sir sa ano, LFU po, sa Propor. In case na wala po dun yung sasakyan, sir, yung mga nakapirma dun, eh, pwede po natin sampahan sila ng ano, ng administrative case. Punta rin na sasakyan? Tignan po natin kung PNP talaga involved dun, sir, sa paggamit ng mga sasakyan, sir. Bali, ma'am, pupunta po tayo ngayon sa ano, Camp Krami po, sa office po ng HPG Limbas para magpag-coordinate at mag-imbestiga. Pagdating sa headquarters ng Philippine National Police, agad na nagtungo ang IMEC at resibo sa tanggapan ng Highway Patrol Grupo HPG. Dito, humarap ang ilan sa matataas na opisyal ng departamento. Agad nilang inalam ang mga detalye ng reklamo at binisita ang impounding area sa Camp Krami. Wala rito ang sasakyan ni Mark. At nang siyasatin ang inventaryo ng mga sasakyan na na-impound ng HPG noong nakarang taon, guess what? Chinyek natin dito sa inventory natin. Yung whole July, wala naman kasing naka-impound. Ngayon, we conduct investigations, no? Kasi the Highway Patrol Group hindi tinotolerate na gumamit ng mga impounded vehicle ang mga personnel natin. Linawin ko lang po yung sinabi niya kanina. Base sa inventory, doon sa nakasaad sa impounding receipt na yes, pecha, wala akong pumasok na ganung sasakyan. Yes, walang nakalagay na naka-impound na, na ganitong sasakyan. Pero by your system, tumadaan muna talaga ho dito bago dalihin sa Laguna. Yes, kasi dodokumentuhan natin yan eh. Malinaw na hindi pumasok sa database ng HPG ang pagkaka-impound sa sasakyan ni Mark noong nakarang taon. Sinigurado naman ng HPG na tututukan nila ang reklamong ito at pananagutin ang mga sangkot. Conduct inventory sa mga ano natin, no? At wala naman nagiging problema kasi nakalista naman lahat dito. Ngayon, sabi ko nga, I assure you, papanagutin natin kung sino man itong gumamit nitong sasakyan mo. Kasama ang ilang intel ng HPG at IMEG, nagtungo ang resibo sa lateral impounding area ng PNP sa San Pedro, Laguna nang magkaalaman na kung nandito ba o wala ang sasakyan ni Mark. Pagdating sa lote, makikita ang daang-daang impounded na sasakyan, ang iba tila na bulok na at tinubuan na ng mga halaman. Nakita po natin na negative po yung sasakyan dito. Magkakaroon po kami ng investigation at pananagutin po natin yung mga personnel na o mga taong involved. Titignan po natin kung ano yung maaari nating isampang criminal. Kung ma-involve ang pulis natin dito, ay pwede natin masampahan siya ng administratibo. Para malaman kung sino ang mga posibleng persons of interest, tinignan din ng mga otoridad ang logbook ng mga gwardyang nagbabantay sa impounding area. Bale, asan po sir yung tinuturo natin? One unit, adventure silver plate number ACX. Eh, paano na ilabas? Ito po yung ano, yung one unit adventure silver inull out noong February 23, 2023, around 10:51 ng gabi. Kumpirmado sa logbook na ipinasok ang sasakyan ni Mark dito sa lateral impounding area noong August 16, 2022. At malinaw na malinaw rin na makalipas ang 6 na buwan, February 2023, inilabas ng isang HPG patrolman na nagngangalang Brian Anthony Pido ang kanyang sasakyan. Dahil dito, mas tumibay na ang resibo ni Mark at ng IMEG na inilabas ang kanyang sasakyan nang walang pakintulot. Kasi sa tuwing nagbe-verify ako sa HPG, lagi nilang sinasabi nasa lateral nga daw, lagi nasa lateral, nasa Fairview pala, wala sa lateral. Okay, so upon checking, ngayon nga, nakita natin na wala talaga dito. Sa biyahe ng resibo at ilang kawani ng IMEG at HPG pabalik ng Campo Krame, isa na namang sorpresa ang tumambad sa gitna ng investigasyon. Ayan, biglang nakarating dito. Iba na rin ang plancha na yun. Pero nakita niyo siguro yung mga sakyan dun man, no? Di ba? Kaya nga swerte ka, sir, hindi na-stay doon yung sasakyan dahil kung hindi,
kakamote din ang nakakapit dyan. Agad na sinuri ni Mark ang sasakyan niyang nawala sa kanya sa loob ng halos isang taon. Bago ma-impound ang SUV, nasa mahigit 45,000 kilometers ang mileage nito ayon kay Mark. Pero ngayong lumitaw na ang kanyang sasakyan. Ano mileage na ito? 54,440. Walang 100 kilometers from Krame to La Peral. Naku po! Nag-road trip yarn! Isang araw matapos sa mga natuklasan ng resibo at ng IMEG, sinubukan namin kunin ang palig ni Patrolman Brian Pido na siyang nakapirma sa pag-pullout ng sasakyan ni Mark nitong February 2023. Pero hindi siya nakaharap dahil daw di umano sa isang emergency. Hindi rin nagbigay ng anumang karagdagang payag ang HPG para alamin ang aksyon na gagawin sa reklamo ni Mark. Kinapanayam ng resibo si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos. Sec, idudulog po namin itong hiling ng isa nating kababayan na na-impound yung kanyang sasakyan. Sa investigasyon, lumalabas po na ginamit ito na po magiging move niya. Dapat matigil niya ang practice niya. Ano bang ebidensya meron dito? Secretary, sir, sa inihaing ebidensya ng complainant, meron ho siyang CCTV video na sundan din niya sa Fairview. Yung kanya sasakyan, kinunan din niya ho ng cellphone. Ang lumalabas, Secretary, pinalitan po ng plate number. Nakarehistro po yung plate number sa isang sedan naman. Sa logbook po, na-identify ng ating PNP IMEG, sino ho nag-deposito, sino rin ang naglabas, Secretary Sir. Sa sinabi niyo sa akin, mukhang matibay ebidensya, meron tayong videotape at nakita yung pangalan nito at nakita ang taong to, pending hearing ito, investigation, dapat suspended muna ito, no? To make sure. No? Dapat talaga mag-set ng sample dito. Hindi po pwede ito. Secretary, baka may mensahe lang po kayo dito sa complainant. Sa totoo lang, hindi ho niya maiwasan na mag-alala dahil ho, siyempre, uniformado ho yung kanyang mga yahabla rito. Huwag kayong mag-alala. Ako mismo ang personal na tutulong sa iyo. No? Kung mag-fall ka ng demanda, ako mismo. At kung personal na gagarantihan ko safety mo, akong bahala sa iyo. And we will make sure okay. That justice should be done. Hindi na dapat maulit ang ganitong practice. We will make sure of that. Ayon kay Mark, kahit na lumutang na at nakita na niya ang kanyang sasakyan na matagal na niyang hinahanap, itutuloy pa rin niya ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban kay Patrolman Brian Pido at iba pang lilitaw sa investigasyon na persons of interest. Wala akong balak na iurong yung reklamo o yung kaso against kung sino man yung may kasalanan, kung sino man yung sangkot dito. Ang batas ay ginawa para sundin, hindi para labagin. Ayon sa batas, kung sakaling makitaan ang probable cause, posibleng masampahan ang kasong carnapping ang mga sangkot sa pagkawala ng sasakyan,